Guys, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula, Happy New Year po sa ating lahat. So ngayon may gagawin tayo, ito kulay purple na sasakyan. So ang problema niya, yung kanyang sasakyan ay nag-overflow yung kanyang coolant sa kanyang reservoir. Tapos naubusan ng laman. So i-check natin kung ano yung magiging problema niya. Titingnan natin kung ano yung troubleshoot dyan sa kanyang sasakyan. Papalamigin lang muna natin. Huwag tayo magbubukas ng kahit anong parte sa kanyang cooling system kung mainit pa yung kanyang makina. So papalamigin lang muna natin. Tapos titingnan natin kung ano yung problema niya. Kasi nag-overflow, nawawala yung kanyang AC, yung lamig ng kanyang aircon. Tapos check natin lahat. So ayan guys, ang una natin titingnan yung kanyang thermostat kung nag-stack up, yung kanyang thermocap at yung kanyang radiator cap. So yun yung mga titingnan muna natin, yung mga basic na kailangan mo nang i-check sa kanyang makina. Pag isa dyan ay may problema, pwede siya mag-overflow yung kanyang coolant sa kanyang reservoir. So ayan, bubuksan ko na to, dalawang tornilyo, 12. Tapos ang daming corrosion niya, no. Ayan, no? Sobrang dami, dumi ng kanyang thermocap, oh. So titingnan natin kung ano yung problema dyan. Try muna natin natanggalin yung kanyang thermostat, tapos check natin kung mag-overflow pa yung kanyang coolant. Tapos marami pa akong kailangan i-check, yung kanyang ECT, yung kanyang radiator cap. So check din natin ito, yung kanyang thermocap, kasi ang daming dumi. So tingnan natin, baka ito hindi rin nag-function na maayos. Pero sa tingin ko okay pa naman siya, marumi lang. Siya, no? Okay, tatanggalin na natin. So ayan guys, yung kanyang thermostat. Tatanggalin natin, tapos ititest natin kung gumagana ng maayos. So ayan nga guys, ito yung nakita kong problema niya. Bali, nag-stack up na siya. Umabot na siya ng 100 degrees Celsius, pero hindi pa ito bumubukas na kanyang thermostat. So ito yung gagawin natin. So habang umuorder tayo nito sa online, so hayaan lang muna natin siya na walang thermostat. Okay naman siya, pwede naman siya magamit. Habang inaantay natin, so ganyan muna kasi kailangan nilang pumunta rin sa Laguna. May mga pupuntahan silang lugar, so magagamit nila yung sasakyan. So itong thermostat na to ay 88 degrees Celsius, kailangan mag-open na siya. Kaya lang 100 degrees na, hindi siya nag-open. So papalitan natin to, orderin natin sa online. Tapos ito na thermocap, nag-order na rin tayo nito para sigurado. Pati yung kanyang radiator cap. So papalitan na rin natin to kasi sobrang ano na, oh, kalawangin na, tapos dami ng corrosion dito. So ayan, oh. So ngayon, lilinisan muna natin to, ibabalik natin yan, lagyan natin ng silicone sealant, paikot, para hindi siya mag-leakage. Tapos titingnan natin kung mag-overflow pa yung kanyang radiator. So yan muna yung gagawin natin ngayon, di tayo makagalaw dahil wala pa tayong mga pyesa. So okay. So yan yung nahanap kong problema. Babalik ko lang yan, tapos na tayo. Tapos check natin. Lilinisan na rin natin yung kanyang PCV valve dahil sobrang dumi na, oh. Yan, oh. Kung nakita nyo, sobrang itim ng carbon niya, ang kapal ng carbon niya. So, lilinisan natin to gamit ang throttle body cleaner. So ngayon, tapos na tayo sa cooling system. Tinanggal muna natin thermostat. So thermostat yung kanyang naging problema. Start natin. So kasi dati, pag start niya pa lang, mga ilang minuto pa lang, or wala pang 2 minutes, nag-overheat na siya. Lumalabas na yung kanyang hot engine indicator. Andiyan, oh. Medyo mataas yung kanyang minor dahil wala siyang PCB. Tinanggal natin. Yan, naka-turbo timer. Gumagana ulit yung kanyang turbo timer. May check engine din siya. So, kailangan din natin i-diagnose yan kung saan ang gagaling yung kanyang check engine. Bakit nagkakaroon ng check engine. So, sabi ni ma'am, medyo matagal na daw to. Ayan, matay na. So, kaya tumataas yung kanyang minor dahil tinanggal natin yung kanyang PCV. Ngayon, naririnig ko parang sumasagitsit na siya. So, kailangan natin linisan yan para maging maganda lalo yung performance ng ating makina. So, ito yung kanyang system. Blinid na natin. So, ayan. May mga video tayo niya kung paano natin biniblid yung ating system. So, ito yung gamit natin. Bili natin sa online pang bleed. So, kailangan pa nagbi-bleed kayo, guys. Huwag nyo itong iaangat ito na sa reservoir na hose niya.
Dahil pag yan ay nakaangat, tapos tumaas na yung kanyang temperature, higop siya ng hangin. So magkakaroon ng hangin ulit yung ating system. So kailangan nakalubog lang yan, tapos yung kanyang tubig hanggang sa full or yung kanyang coolant. Okay, tapos bibilid natin na ganyan. So wag natin iangat yon, kasi kahit anong bleed natin, pag nakaangat yon, so magkakaroon pa rin siya ng hangin sa loob ng ating makina. So ayun guys, ganyan lang kadali yan. So ayan guys, tapos na. Napix na natin yung problema ni ate, pero bibili pa rin tayo ng pyesa para sa kanyang sakyan. Pabalitaan na lang ako kung ano yung observation niya. So ayan guys, thank you so much.